magandang umaga po sa inyong lahat. This morning, we have the anti-kidnapping group headed by Police Senior Superintendent Glenn Umlao will give us an update pertaining to cases being handled by the AKG and update on some cases that might be of the recent interest. Ladies and gentlemen, the director of the anti-kidnapping group, Police Senior Superintendent Glenn Umlao. So, magandang umaga po sa ating lahat. Anyway, diretsuhin ko yung sa dito sa IQ case kasi ito na yung nagpapasakit ng ulo at actually nagpa-dismaya kay sa ating chief. Itong kaso na to, napag-ukulan na ng pansin since last year pa ito. Actually, na i-file ang kaso noong November 10 last year. And so many daming evidences ay nag-gather natin against sa mga suspect. And yung allegation ngayon na binabato ni Mr. Santa Isabel against the BNP organization, mali po lahat yun dahil sa totoo lang po, we have the goods on him. Before the incident, during the scuffle, and after the incident, hindi ho niya may pagkakaila po yun. Pati ho yung mga ATM withdrawals ay siya po ang nag-withdraw. So, the prosecutor now handling the case is Prosecutor Olive Toribillas, replacing the old one. Kasi ang ginawa ho ng pulis na ito ay imbes na harapin ang kaso na sinasabi niya siya inosente, ang ginawa niya, umupa po ng dalawang abogado. At ang unang ginawa niya is to nag-motion for inhibition para i-delay ang kaso. Because he knows pretty well na talagang nakalock-in siya dito sa kaso na ito. At ginamit niya kasi, ang pagkakamali niya ay ginamit niya ang sarili nilang sasakyan po ng pamilya nila. So, ngayon, siya pa ang matapang na nagsasabi na pre-frame up siya o binabaliktad siya ng kapulisan, yung organisasyon niya. Yun po yung update ko po dito sa kaso nito. So, hopefully, ito, dediretso ang kaso and we are looking for some cohorts in here. Hindi lang po siya mag-isa. Marami na po kami and ongoing po at aggressive po yung operation na ginagawa namin ngayon kasi ho, at ito na po yung standing order ni Chief PNP. And the prime and foremost is yung safe release talaga po ng biktima ang inaalala po natin dito sa ginagawa nating investigasyon. So, yun lang po. As of now, ang we hope, ang sabi nga ni Chief, we hope and pray na meron. Kasi wala ho, we don't want to give, sabi nga ni Chief, sa pamilya ng mga false hopes. Kasi we have to assume na talagang meron kasi kung they suffered enough, so hindi po natin ano. Pero sir, from October since siya ay na-kidnap until now January na, ilang months na yon. So paano natin i-assure yung family na yung victim is nasa mabuting kalagayan ngayon? Any indication na may nag-tip na ba kayo o lead, kung nasaan siya o buhay pa ba? Yung mga operational matters meron kami pero hindi po namin pwedeng discuss kasi nga very intricate po yung situation. Is either, alam niyo naman na po, police ang involved, baka mamaya, alam niyo na, this will endanger talaga. Yung po ang iniingatan po natin dito, yung sana po mabuhay pa, if let's hope and pray. Sir, based doon sa sinasabi ng AIPG, kaya lang daw po nagpapabalik-balik doon dito si SPO3 ay pinag-ahanap nila ng maupupahan na bahay at baka daw po yung ginamit na sa sakyan, ang plaka ay kambal-plaka lang noong sa asawa ni nito si SPO3. So sir, based doon sa ginagawa ng investigation, may possibility ba na gano'n niya? Hindi po. Hindi po. Sir, aside from Santa Isabel, kasi sasakyan ho niya ho talaga yun. At nakot ho siya for how many
marami hong beses siyang pumasok sa sapay. Kung yun ang kiniklaim niya, oho, marami hong beses at ito'y nakalagbook. Tapos, yung mga gwardiya ay identified yung mukha niya. Last siya, maghahanap ka ng safe house for 5 times. And that is a prime village. Hindi ho ganun ang maghahanap ng safe house doon. You have to contact the realtor and somebody of that association should endorse you. Hindi yung ganun. Ano, kakakatok ka sa Quiapo? Sir, yung plaka daw po magkaiba. Ah, hindi yun. Let that be his defense. Yun ho ang depensa niya. Let that be. Pero sigurado po namin. Sir, na-identified siya ng Guardia. Anong name ang ginamit niya? Elias, pero siya yung ano, and that is na lahat na uncover na natin lahat yan. So, So mayroon sir na kapwa niya polis na kasama niya o posibleng kasama niya doon sa crime? Yeah, we are counting in here magkakasama hanggang 8 ang pwede natin. 8 policemen, na po ba yung policemen or 8 people involved? 8 people involved. Ilang polis doon? Hindi pa tayo sure, pero for sure, we are going there kasi mahirap pag-usapan. Pero identified na natin yung mga police, yeah. Aside from it. Yes. Sir, in effect pa rin ba yung manhunt? I think I'm not privy to that. May mag-design kasi sa iba na yun kasi dito lang ako sa kasa. Sir, can we clarify? Kasi initially, parang nung unang pumunong that story ang last year, ang sinasabi ni Gary Chief is possibly kapwa Korea na din yung mga. Koreanos Koreano. We're talking about three men, three Korean nationals. So, anong nangyari yung bakit paano na-unearth na hindi pala Koreano, but si SPO Visa at Isabel kayo na nalilin sa kaso? Tama yung appreciation ng Chief PNP natin is tama because talagang meron. Na Koreano? Alam niya yun. So, less that, yun lang ang kwan niya, kung mura ito pag-usapan yun, tama ho yung appreciation natin tungkol doon. May involved. Pero sa'yo, nagpubasig lang tayo sa beta kahit status mong kaso niya? Meron na. Kaya nga, na-file na yan since November, last year pa, pero marunong po siya. Nag-umuko ng 2 abogado at nagmusunagan ng inhibition to delay yung kaso. Because he knows pretty well na wala siyang lusot. Sir, based sa mga previous investigation nyo, meron na bang ibang kaso ng kidnap for ransom itong CPSP? He was involved in Mylintan kidnapping way back when he was an operative in Northern Police District, specifically sa Caloocan. So yun ang dero niya. Nakuha namin sa NBI, hindi ko masyado makuha yung date niya, pero pinapakuha ko yung complete records. Anong mustang yung case? That was dismissed. Sir, may link ka? Dismissed? Ganun siya karunong. Hindi pa namin nakuha yung details ng kaso kasi ngayon na kami nag-unearth na. So far yun lang yung regarding sa kidnapping. Sir, NPD? He was then an operative in Caloocan City. Hindi naman, yun yung mga nag- alam niyo naman na yun, yun yung mga maliit na percentage ng pulis na hindi pa yun nababago despite sa effort ng ating chief na... Sir, kasama pa sa ginagawa ng investigation niyo yun, ang lifestyle check nitong si SPO3? Yeah, matagal na yun. Lifestyle check. Sir, just clarify, kasi parang the other time that the PNP chief has conducted a press conference sa kanya, restrictive custody. So, nabanggit niya na manhunt operations. Tapos, kahapon, nandito siya para mag-resign. And yet, despite the manhunt operations, bakit hindi siya hinuwi? Bakit, why was he allowed to go back to his home? I think at the spokes, yeah, the person who discussed that matter. Sir, ano yung reaction nyo sa mga allegedly para ginagamit daw yung war on drugs para pagtakban o hover up kidnapping activities? Sa mga insidente na nga na nangyari niyan, ay ganun na nga yung ginawa nila kasi ginagawa nilang cover yung aggressiveness namin sa campaign namin sa droga. So, inaabuso po ng mga abusadong pulis na ito. So, yung possibility na
meron pang officer sa AIDG na kasama si SPO3. Pwede ba may gano'n? Well, everything is possible pero kailangan kasi natin diyan yung ano talagang in-depth investigation para hindi naman nakaka let's say we don't violate any person. Pero sir, ang tinitingnan ko sir is kung operative ba sa inyo yung AIDG since na during that time tao niyo na ito. Yeah. Oo. Nagbigay din sila ng lahat ng request namin. Pero sir, hanggang saan? Hanggang kanino ang investigation nyo, hanggang kay SPO 3 lang tayo? No, encompassing to. Your chief, we have to leave no stone unturned, hang encompassing po ito. That was the marching order. So, ibig sabihin, may mas mataas pa? Kung hindi naman, kung saan maabot ang galamay ni Santa Isabel, so be it. Pero siya hindi makataas ng heart sa right now, evidence shows na siya muna, pero makikita yun po natin. Hindi ho ka, kasi ang hirap din mag-discuss pa. Hindi kumitigil doon yung investigation? No. Paano yan, sir? Hindi. Parang akin mo nga siya kung sino man yung Korea na yan para sa kidnapping. Paano? Yung police. Di ba sabi ni Chief Pinti kasi may Korea din doon. So paano? Parang hinire siya? Hindi. Alam nyo naman na ano, we use operatibo yan and practice kasi sa atin na kuminsan may mga agent tayo. So, probably yun ang nagmuso kasi ganun lang talaga. All cases naman ng kidnapping kahit na yung mga natapos na kidnapping be it Indian national or what, may involve palagi na buwan kasi silang nakakaalam kung sino dapat ang target. Sir, based doon sa argumento ni SPO3, na naghahanap lang siya ng bahay doon sa Angeles para sa kanilang mga drug operation at makakambalplaka lang sa misis niya. Ano po ang masasabi niyo? Alibay lang ba ito or based sa investigation? Yeah, very weak alibay kasi hindi lang naman yun ang ebidensya na para sa kanya lahat. We have 5 eyewitnesses sa kanya. We have records, we have CCTVs. So, kung yun ang depensya, so be it. Sir, anong status ngayon ni SPO3? Nandito pa ba siya sa... Somebody will discuss it later. Si okay. We're trying to reach AIDGN on behalf of HSS. Sir, ano pong liability ng rent-a-car owner na ginamit sa atin natin? Isasali po namin sila sa kaso, time to compel them na sabihin talaga kasi seemingly they're making it hard for us. Sir, ano ba yung extent nitong issue sa mga kuya kidnapping, sir? Kasi, di ba nga, parang last year, nagpadala pa ng convoy dito ng Korean government para investigate. Sir, ano na ba yung, gano ba kalawa? Kasi kung dati parang mga Chinese nationals, ngayon mga Koreans din nagiging of course, logical kasi, ang dami na kasing mga Koreans dito. So, as the increase in numbers, siyempre alam niya na rin, nag-increase din yung mga incidences that concerns them. Kaya yun. Meron ba tayong kung ilan na itong mga, meron ba mga kidnapping victims sa Korean nationals na nasa record sa AIDG? Ang monitor namin at in-investigan namin is in Mindanao area. Yes, for the record, ilan pong kidnapping case ang hawak so far ng AIDG? We have like 19 live cases, but most of it were based in Mindanao, 19 incidences. Ano yun sir, most of them? Yeah, kaya ganun kahaba yung ano sir, yung sinasabi yung Korea National nasa Mindanao din? Nasa Mindanao. Sinong hindi na natin na suspect? Terrorist group. Sir, hindi ito may sentence na ba? Yung Korea adoption, yung possible na business rivalry sa mga Korean? Andun na lahat. Or yung ano, envy or what? Kasi ganun naman yun. Kahit na yung mga ibang... Can you enumerate all the possible motives? Can you just enumerate personal differences? Can you enumerate all the possible motives? Isa yun yung business rivalry, minsan yung envy. Kasi ano, siya nauna pong progreso. Ganun naman lahat yung pan, kahit sa Indian, may mga hawak kaming cases ng Indian at yun palagi alam nila. Tapos yung mga nagnunguso ay yung mga nalulugi na gusto rin magkapera, magsumagin siya. And to the extent na binibiktima nila, yun.
actually lang. Kasi sila lang talaga nakakalag and the GMP is writing his appreciation. Sir, can you have your reaction regarding doon sa may sindikato daw sa EKG tapos sila daw yung subukan ng transman? Yun yung claim niyo, sir. Let that be specified. Sabi ko nga, we have the goods on him. CCTV-wise, lahat ng CCTV na kuha, nakuha na namin hanggang yung pag-withdraw nila ng ATM MasterCard sa Northern Hills. And talagang siya. So, binabaliktad niya. Ito, pathological liar itong police na ito. So, sir, you're denying na merong sindikato sa organization na gumagalaw? Ano? No. Can you just clarify what specific business is that you involved in? He is like yung personal manager, parang gano'n. Ano business is that? Doon sa Manpower, doon sa Nanji, sa Subic, High Crown. Ah, Manpower sa Nanji, Naging cold because una marunong nga itong mga to kasi and on the yung sa pag-umisya ng kaso yun nga medyo hesitant sila mag-report sa amin because police kayo involved because so hindi namin na monitor yung start ng kaso and they yun nga they did the nego on their own way kaya yun nga po ang kung sana namin mag-report sila sa amin para ma-cover namin yung negotiation. Sir, sa ikinigilos ni SPOT, masasabi mo na expert na ito sa ganitong gawain dahil meron na para sa previous case. Oo. Sir, yung formal complaint is kidnapping. Kidnapping for ransom. May previous involvement ka ba si Isabel sa ano? Kidnapping cases. Meron na. Sabi ko na kayo na may lintan. A certain may lintan. Kukunin namin yung complete detail lang case kasi it was dismissed. Nakuha namin sa NBI yung sa record check. So sa cases na may mga pagsasalita sa kukunin ko yung ano. Sir, nabang ito sir, di ba yung kinapin sa chat and sa telephone? Kailan mo yung panit? Only mga kwan na, mga November 3, November 4. That's why yung case is na nakasuhan sila noong November. Naipile yung kaso naman kagad. May possibility ba nanginilipat-lipat si Epchin to different places? That's why it's so difficult for the Philippine National Police to actually locate his whereabouts or where he is. Ayun, kasi nga, ito nga police na marunong. So talagang ganun yung... Pero sir, isa lang siya. Hindi. Marunong tayong lahat ang dami niya marunong na police. Diba? So far, siya palang under custody sa mga suspect. Si Santa Isabel Panza. So, for other details, we're trying to reach AIDG. We scheduled on a press briefing also to answer several questions. And as to his attendance with HSS, I think Sir Caloy, the AIO, will be there. Saan si Sir Caloy na? Bakit nawala? Inatawag lang po siya sa taas. Babalik. Sir, thank you very much. Thank you, sir. Sir, can I ask you?